one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Letter O? Ano kaya ito? Tamad. Ate, so may letter na. Ano na lang po na tamabot ito?
So use this letter to describe yourself. Hindi describe nyo inyo sarili. Magsisimula sa letter na to, whether Tagalog o, kasi minsan mahirap no, Tagalog or English. Clifting. Kasi pagka mahirap sa Tagalog. Clifting. Tricking. OMG. Hindi ko nga alam eh kung anong sarili ko letter. Oh, okay. Sino na ready mag-start? No, tayo mag-start. Kung meron na naisip na. Yung early bird. Ikaw? Early bird. Naisip ba siya? Naisip ba siya? Ikaw muna? Siyempre. Okay. Anong letter yan? M. Maganda ako. Walang po kontra. Walang po kontra. And then elaborate. Bakit ka maganda? Sa pang... From the inside. Inside and outside. Siyempre, inner. Yung mga no, kahit pangit ako dyan. Oh, yes. Ganda ka kaya talaga. Ay, thank you. Wala sa akong naisip, ikaw muna. Buti na lang. Oo nga. Hirap na. Okay. Letter K. Ano letter? K. K? Ay, maganda. Meron tayo lang. Meron lang tayo. Siya maganda lang. Ikaw maganda. I love my family, I love my friends. Pag naging close ako, talaga, I give it all. Wow. Without expecting anything in return. Wow. Close tayo, ha? Close tayo, ha? Ako na yung e-wallet mo. Kami tayo kanina. Oo. Diba close tayo kanina? Matagal na tayong close, Tita Girlie. Okay. Eh, ganyan. Biglang tumalong sa akin. Wala akong maisip talaga. Ikaw na lolit. Wala rin. Gumanon eh. Tapos ganyan. Okay. Okay. Tapos ka na. Picture sa letter. 1, 2, 3, smile. Yan. Okay. Ano letter yan? F. Ha? Ano yun? Flow lady. Pretty. Parang freak yata pwede. Spill pretty. Teacher, that is the spelling of pretty. Picture sa letter mo. 1, 2, 3, smile. Sa iba, sis, Ellen. Nagsugat na kayong dalawa. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay. Okay. Sis Jen.
kasi, ano kasi? Okay. Hindi na ako pipila sa mga kagandahan. Ma Mother's Day naman. O sige, doon ako sa caring sa mga anak. Oh. Yeah. And pwede rin sa... Ate. Ah, pwede pa, meron pa. Cute. Ah, cute. Ano ba ako? Ang cute. Hindi na ako pipila sa magaganda eh. Caring na lang. Caring talaga. Kulit. Kulit. Kaya kulit. Idali, picture kulit ka. Kulit po ko pa. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Nakisali yung dalawa. Nakisali si Pretty. Next. Next. Ay, yes. Kumanda kayo, may patayo yan. May patayo yan. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay. Okay. D, ang daming pwede. One word lang. Devoted. Wow, devoted. Devoted wife. Ang dami nagsasabi ba naman sa akin kung may boyfriend daw ako? Yes! Ay, ayun! Ba't ako magbo-boyfriend? May asawa ako kahit iniwan ako. Devoted ka rin ako, diba? Yes! Devoted mother. Wow. Yes! Devoted colleague. Wow. At kasi hanggang ngayon, bless sila sa akin kasi pinagluluto ko sila araw-araw. Wow. At namimigay na si Bring. Yes. Oh, yeah, namimigay na si Bring. Yeah, devoted sa trabaho at sa community. Right. Yeah. Yeah. Yung po. Ay, may dagdag ako. Arigot. You are a dreamer. Yeah. Wow, kasi dreamer. Ano sa hinaharap. Sabi yeah ko nga, di ba, kini-question mo pa rin ba yung sarili mo, bakit ka pumasok dyan sa doctorate na yan? Kasi diba, sabi mo kasi, no, one time, ewan ko ma, bakit ka pumasok dito? Kasi mahirap, di ba? So, kung mahirap ang masteral, mas dobleng mahirap si doctorate. Ay, pero yun nga, kasi you have dreams. You have dreams in your life, so therefore, yung, ano, parang, minsan, parang, ano mo yan, dream ko na maging, ano, may doctor of something, doctor of ano, pero actually God is leading you something more beautiful than your own dream. May dream ka na, pero yung dream para sa'yo ni God mas malaki. Thank you. Yes. Amen. Sorry ah, dream yun ang aking father. Isa pa yun, kung bakit nung una sabi ko, bakit ko ba? Pero kasi father ko, teacher din siya. Sabi ko, anak, gusto ko sana kahit wala na ako, makapag-doktor ka. Kasi frustrated ano siya. So, kaya pinilit ko rin na ituloy. Parang itinuloy mo yung pangarap ng mga mo. Tama. Ayun. The kutsara and the plastic. Doon sa, kasi tatapon ko rin sa likod bahay, ma'am, may dalawa ring baturahan mo kayo. Tama. Sabi, yan lang may tutulong natin sa ating environment na ito. Nag-global warming na, ano. So, ito yan, may tutulong natin. Next! Next! Ayaw. Ako na. Ito, sa tulong ni Rose, naalala kong ako ay isang organized person. Yeah! Sabi nung leader ko, ano ka, OC ka, Marlene. Kasi, di ba sabi ko, ako kasi pagka meron na ako, eh, nakailangan, ayoko ng mga, yung last minute, meron ka, tingnan mo kung mag-organize tayo ng 3 months pa before, malayo pa. Ayoko kasi nung, yung nagmamadali, pagkatapos, sabi nga niya, OC daw, OC, obsessive compulsive, para may pagkaganong. pero, which is a good thing naman, dahil pagka disorganized ka, nangyari sa'yo, di ba? So, lalo na, bilang, yung leader niyo sa grupo, kailangan makita niyo organize ako. Kaya may karapatan akong pagalitan kayo minsan. Tama. Oh, no. God is earned. Dal minsan. Kasi nga, ayaw ko yung mga huling, ay, bakit wala? Eh, diba, isang buwan na yan. Parang tipo ka. Pero although, pagka merong mga last minute hitches, tinuruan din ako ni God to adjust, to understand, to be patient. Kaya nga sabi ko, sa mga nangyayari pa lang sa akin, kahit ayaw mo may ganong sitwasyon, bibigyan ka ni God para turuan ka niya ng karakter na gusto niyang matutunan. So, I'm organized, I'm open, I'm an open person. Open in the sense na straightforward. Yung I say what I want to say, hindi yung yes is yes. Ngayon, halimbawa, nasa gitna na hindi ako sure. Kunwari, sama ka ba? Paprank ka din ako. Okay, ganito ha. Yeah. Kapag ka ako sasama, yung hindi ko last minute yung tao, parang bibitin. Okay. Sige, mga 2 days before ng sasabihan kita. Kasi sa ngayon, hindi ko talaga masagot. Pwedeng ako, pwedeng hindi ako bigla pwede. So parang, straightforward lang. Minsan yan, sabi kong ganyan. Minsan sabi ko, straightforward ko yata. Minsan parang mataray ang dating ko. Pero,
Hindi naman, gano'n lang talaga ako. That's my personality. Oo, Mataray, very understand. You're just trying to be true. At saka, yun naman, yun naman din talaga ang dapat maging para sa isang leader. Keep sa sarili. Yeah. Diba? Gusto kong sabihin dito, hindi ko masabi. At saka, yan ang sinasabi ko na pag isang bagay, hindi ako happy, I will get out. Sabi ko, I need someone na simple lang yung pagtuturo. Kasi hindi naman yung ano, galing. Kung hindi, ipamuhay mo yun ang pagtuturo na ng pangaralan mo. Nandun sa ano, sa application ang importante, hindi sa knowledge. Alam mo yon? Although our knowledge, kailangan natin. Di ba nakakadagdag siya? So kaya, kayo, pwede kayo mag-open sa akin. Kahit minsan ano, walang problema. Sabihin nyo ka na rin, open. Huwag ka lang nangungutang. Huwag lang yung open ka sa ibang bagay. Huwag doon. At Marilyn, mag-open ako. Mag-open ako ng account mo. Mag-open ka ng account for me. Baliktad pala. Baliktad pala. O, tingnan mo, oh, nag-react ka pareho ni Rose. O, iba naman ang ano. Kasi nung madumiisip na naman. Nabunong ko na sa kanya. Taba! Tutulungan natin. Ilang kasi M dapat. Dapat M. Mataba. Mataba. Itaba lang naman to eh. Di ba? Trustworthy. Oo, hindi. Bibigyan kita. Thankful. Thankful. Yun nga, mapagpasalamat. Sa Tagalog. Thank ako mag... Ano, yung... Kahit maliit na bagay. Yung... Thank you. Yung mahilig ako sa gano'n. Dapat mga Kristiyano, mahilig ako pasalamat. Kahit maliit na bagay. Kasi sa maliit na bagay na yun, may magagawa ka. Di ba po? Tama. Sa maliit, nagsisimula ang maliit. Opo. Doon ka mag-grow sa maliit. Di ba? Kaya, ayun, siguro, napaka, masyadong masaya ako kahit maliit na bagay dahil ano, yung mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Hindi lang sa akin, lahat naman tayo dumadaan ng mga pagsubok na maliliit. Pero thankful pa rin tayo kasi nandyan si God, di ba? Yung hindi na, mas minamahal lalo natin siya kasi yung hindi tayo pinapabayaan niya. Tama. Amen. Okay. Okay na? Yes. O, sino pa? Lolit, meron ka na? Siguro naman. Nag-Google pa. Nag-Google pa. Sister ka na lang. Gina G. Gina G. Good. Good. Good friend. A friend. A good wife. Wow. A good mother. good teacher. Friend. A good follower. Because God is good. Amen. Oh, galing. Picture. Hinintay na. Picture, ready. 1, 2, 3, 4. Okay. Incredible. Intelligent. Dapat sila nagsasabi sa akin, hindi naman. Hoy, alam mo, napansin ko ha, as the years go by, siguro nagmamature ang, ano mo, ang faith mo, you're becoming intelligent. Kasi nakikita ko sa mga insight. Sa mga insight mo, nakikita yung, parang, level up. Sabi ko, anong nangyari nung nag-COVID?
nung nag-COVID, parang lahat nag-level up, mas marami bang time magbasa ng Bible? Parang yung mga insight, mas may laman. Kesa dati, na yung nakikita tayo every Sunday, nakikita tayo every Saturday. Parang, siguro mas busy mga tao noon. So, tapos nung ano, sabi ko, eto nga diba, nabanggit ko nga kay Tess. Sabi ko, nung si Tess, isasama ko sana sa may mentor ko eh. Pero nung ano, nung pagkatapos ng kwan, nag-bloom ha. Nag-bloom sa teaching. Yung parang ganyan, nakikita mo mga may pinagbago. Na ano. Pero mas naging ano na lang, eh, parang lumakas ang loob. Kung dati, medyo mahiyain. Oh, baka ganun kasi yung malakas na siguro loob. Kasi nanahiya talaga ako. Teacher na mahiyain? Meron mag-ganun? Meron! Meron! Mahiyain kami! Mahiyain kami! Paano yun? Good morning, children! Sweet. Okay, ano pa? Inaanak ka pati. You are special. Yes. Special in a way na parang tingin ko kasi kay Abby is time of affirmation niya tato. Parang which is kailangan na bawat isa yung may nag-affirm na oh ganun pala ako kasi sometimes hindi natin nakikita sa sarili natin na ganun tayo. Ibang tao pala nakakita sa atin na ganun tayo. So minsan kailangan ng someone na sabihan ka. Pero pagkatang, ganun ba ako? Pero deep inside, alam mo yun, yung joyful ka, ay, ganun pa na ako. Huwag lang negative ang sabihin sa'yo. Huwag positive. Special in a way na parang ano siya, well-rounded person. Na, tsaka isa pa niyang, ano, parang siyang si Merly, si Ami. May mga, ano sila, gift of giving. Mga gift of giving sila na pagka, nalaman nila ano kahit hindi mo sabihan alam mo yon automatic bigay okay. Si Jen opo meron ka noon ikaw Jen meron ka rin noon basta meron si Jen wala siyang ano pakialam ipalilipatin niya yung mga libon niya o, parang tipong ganon basta ano depende sa kakayanan so may mga taong talagang gifted na ganon na giver sila so yun well-rounded person that's why she is special magaling mag-alaga ng ina ng mother niya mabuting ina sa mga anak niya. So, I think lahat naman tayo well-rounded eh. Pero hindi naman tayo kasi perfect, di ba? Hindi tayo perfect as parents. Meron tayong ano minsan, kaya nga ako, di ba, sabi ko, sinasabihan ako ng anak ko, Ma, babaan mo yung tono mo. Aray. Kasi ano, high pitch talaga ka. Normal sa akin. Minsan, unknowingly, hindi ko napapansin ang taas ng tono ko. Pero, ang simple yung sinasabi ko. No, without ano. Kaya minsan kailang may magsabi sa iyo. Ma, ang taas ng tono mo, babaan mo. Ah, okay. Pero paano kaya si Marlene na mababa ang tono? Hindi bagay sa akin. Hindi bagay. Kaya ano? Okay. Ikaw naman. Oh, picture mo na kayo. 1, 2, 3. Sabay na kayo. 1, 2, 3. Smile. Yan. Kanina wala akong maisip. Pero nabanggit mo. Ano letter yan? It's so nice to be happy. Kanina sa kanina, hindi na daw siya masaya. Saan niya narinig ko? Oy, sakto. Kasi, di ba, kahit sa kabila ng mga nangyayari, kailangan maging happy. Yeah. Ay, gusto ko yan. Kahit anong hinder. Oo, gusto ko yun. Gusto ko yung maging happy na ano. Magkain kayo. Kasi, yes. Masaya ka. Marami kang. Ano ba? Ano ba naman yan? Kahit wala ka palang pera, bahala masaya ka pa din. Amen. Totoo siya. At hindi yun ang magiging reason. Yan lang po, Enay. Thank you. Kasi, naano ako sa kanya, di ba, at an early age, ano pa yung mga anak niya, na mapensya ng asawa, pero hindi ko siya nakitaan ng ano, no, yung pinahinaan. Praise God. Diba? Doon ko
siya, inano eh. Nasabi ko, wow, ibang iba si sister. Praise niya. God. Kapag na kay Lord ka, no? Sa mga despise sa matinding pinagdaanan niya, she remains happy. Kasi hindi ba sabi niya, tapos na daw. Iniyak na namin yun, one time lang. Okay na, tapos na. Iiyom. Letter H. You are a very helpful person. Amen. Hindi siya matulungin financially. Kasi sabihin, hindi ko sabihin na wala siyang kapasidad noon. Ang ano lang is, may sabihin ko sa kanya, sige ma, maano siya, yung mag-o-offer siya lagi ng mga, ano, tulungan kita, samahan kita. Kaya, helpful. A very helpful person. Amen. Isa yan sa magandang mga characteristic. Marin. Give it up. Yes. R stands for radiant. Wow. And resourceful. Tama. Radiant kasi ni, kasi sa sarili ko, no, with my walk with God, ang tawag dyan, Sophie Tamarin, daw makikipid. Ayan. Ayan. yung mga word ni God, yung mga Arsenal verses ko. Pagka meron mga, meron akong mga issues, challenges, nag-relegate yung mga Arsenal verses na yun sa akin. So that's why I describe myself as radiant. Kasi nga, those scriptures or word ni God na pinanghawakan ko, siya yung nag-o. Lumalabas sa pagkatao ko na kahit na ang daming mga challenges ni God, andyan pa rin yung promise ni God na pinahold ko. Tapos, resourceful kasi ang tawag siya, hindi naman ako yung scab na maghanap ng... I'm a solo parent. Tapos, kilala ko si Paul from small stint of time lang. Again, I'm a solo parent again. Hindi pa rin nawawala sa akin yung course. Although, malalaki na yung mga bata. Nandun pa rin. May mga apo na nga ako ngayon. So, kailangan ko pa rin gumawa or kumanap ng... ano, kakasupport ako sa kanila. Pero this time, hindi na siya yung sobrang nag-work hard ako. Hindi na. Kasi yung word ni God, at peace na ako na He will provide for us. Amen. Yes. Okay, resilient. Resilient siya. Kasi pagka resilient ang isang tao, kahit ano man yung pagsubok na dumating sa buhay niya, ano siya, nakakabangon siya lagi. Yan ang number one. Hindi siya delete. You are a resilient yung woman. Yung parang meron siya. Alam mo, actually, ang resilience, yung ano, karakteristik ng mga Pinoy. Hindi yung delete ang mga Pilipino na nasakalubog na sa baha, yung mga bahay nila, pagka nagdumaan na yung ano, yung video. Still, nakakatawa pa. So, ano, may karakteristik tayo. Hindi yung delete. Ano tawag doon? Ito ang lumabasa. Kahit na ano pang dumating na ano dyan. Ano tayo uli? Bangon ba tayo? Sige lang. Ito sa mami ko, ma, magpapusokan na. Wala pa ba akong bagong sapatos? Knock-wait ka lang. Siyempre, alam ko naman ang financial status namin. Ganun. Di eto na. O, kinabukasan magpapasokan na. Knock-bihes. Mas makos ba? Alam ko na po. Isa kaya ko sa ano. Kasi from time to time, ma, ganun kulit-kulit ko. Mag-grade 1 ako noon. Tapos nung pagsakay namin ng jeep, di nauna na kami, meron akong kami ng mami ko na nadakna na mag-ina, na yung bata is nakakalong at naka-cover ng towel yung paa. It so happened na nilipad yung towel, putol ang paa ng batang babae. And that is the time wherein I cried. Doon pinarealize ng Lord sa akin na bata pa ako, Lord. Thank you. Hindi ko na kailangan ng mga sapatos. Kasi yung bata po, tulong paa, hindi siya, wala siyang sapatos. Sabi ko sa mami ko, ma, ano na, punta na tayo sa ano, malingke. So, look at the story, sir, hindi na ako nagpabili ng sapatos. Na-use na ako sa gano'n. Kaya sabi ng mami ko, Yusina, ikaw kulit ka ng kulit. Gusto mo ng sapatos. Yan nga, yes, walang paa. Yan, oh. And since then, until the time na nagpapasok ako, yun yung inano ko, inipino sa sarili ko na ano doon yung cable ni God sa akin. Pati doon sa pamilya ko. And the time wherein I met the incident, remember, the 18-wheeler truck, Lord, thank you for giving me the whole of my life favor
Amen. Ayam ko na ang tekniko pag mga bakabili ng sapatos siya. Part 2 pa dyan. Part 2. May nagdag. Visit ka. Part 2.